The king of Egypt said unto them, Wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works, yet you among your burdens? And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens. And Pharaoh commanded the city, the taskmasters of the people, and their officers, Bisabay. Ye shall no more give the people straw to make their brick, as heretofore, let them go and gather straw for themselves. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Mag-aaral namin, I pray na especially kahit mga bata pa ngayon, mga adults, naintindihan po namin na ang pride, Panginoon, na hindi niyo po gusto. There's something na very basic na hindi namin dapat ma-practice, Panginoon, especially at itaas sa aming buhay. Maiwasan namin ito hanggat maaari, hanggat maaga. Bilang mga bata pa lang, especially mga anak ni Panginoon. Iwasan namin ito, Lord. Makita namin yung umaga kung paano ito sinisira, Panginoon, yung mga nag-practice nito, especially talagang na-characterize, Panginoon, ng ganitong kasalanan. So I pray na kayo po ang bigay sa amin ng pangunawa ngayong umaga. Kayo malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po. Again, good morning sa lahat. Title nito is, Reasons Not to be Prideful. Reasons Not to be Prideful. Ito po yung part ng ating series. Yung mga basics po, yung fundamentals, binabalikan natin. So again, hindi ko natapos kasi yung dapat ko-preach ka last week, tsaka ngayon. So ito yung series natin, diretso lang natin. So, malala nyo po yung number one natin. Naka-apat na po tayo, no? Sa series na ito, yung number one, Promises to the Humble, and then Humility Directed. Ibig sabihin, talagang kinuman sa atin na maging humble. And then, Humility of the Lord Jesus Christ, tinignan natin yung si Jesus mismo, napaka-humble. So, walang dahilan kung bakit tayo hindi dapat maging humble. Amen? Kung hindi kayang kontrolin, baki ano na lang po. Gawa ng paraan. Pwede ilagay mo na sa likod or sa labas. Or sa, ano, hindi, ano na lang kayo dito sa band mo, diba? Para lang maano. And then, last time, the humble favor, para last week lang po ito, no? So, nakita naman natin, bakit tayo dapat maging humble? Yung mga humble, yung mga example natin last week po, yung mga talagang nagpatira pa, naalala nyo po, sa Panginoon, ganun sila ka-humble, tayo po. Naalala po yung, naalala ko lang yung boss ko, medyo mayabang eh. Ano po yun, British, yun yan. Mayabang daw. Eh, kwenta-kwento. Alam mo na, kwenta-kwento. Pag ano daw sila, pag yung tawag dito, pag nag-earthquake daw, di ba may earthquake drill? Nakakalimutan, yabang talaga naman. Hindi daw sila gaganon. Oy, uwilin doon, ganon kayo. Gayaan nyo kami, nakaganon. Doon parang mali nga rin naman yun. Pero, nasabi ba naman, not do that. We're British, you know? Eh, niwala pa kayo doon. Pero dami nag ko eh. Ano kinalaman nun? The first place. Pero, naalala ko lang. So, yung mga tao pong mayabang, pero, ngayon, kabaliktad na po last time, no? Yung mga humble, pinabura po ng Diyos. To the point na, minsan, parang ginawan sila ng miracle ng Panginoon. Okay? Naalala niyo po yun. So, talaga nagpakatira pa sila. May mga sakit na matindi, pinagaling, kanilang anak, ganyan, gumaling. So, marami po tayong dahilan para maging humble. Pero this time, no, banatan po natin yung kabila. Kasi, masabihin natin, pwede ba sa gitna? Pag nasa gitna ka, humble ka ba o prideful? Minsan humble, minsan pride. Ganun pa, ba't mapaburan yun? Ang lalala yung lesson natin, kung ito yung pinaka, ito yung positive, ito yung negative, saan ka po pwesto? Hanggat maaari dito, obviously hindi ka magiging perfect, pero ilapit mo nung harapin sarili mo dito. The more na mas malapit ka sa tama and perfect and ideal, edi mas malayo ka doon sa kabila. Wise ka, dapat ganun tayo. Kaya again, inaaral natin to. Meron tayong dahilan para maging humble. Meron tayong commandment para maging humble. Meron tayong mga examples na maganda, maging humble. At meron din mga pangako na maging humble.
Doon tayo ngayon sa mga, dito tayo sa Fightful para maintindihan natin na talagang lalo tayong lumayo dito dahil delikado to. At sabi nga is, ang pride daw po ang kasalanan ni Satanas na matindi. At sabi rin, yun ang paborito niya daw, kasalanan. Okay, in many ways, totoo po yun. Kaya dito po tayo, nakakita natin itong ano, dito na tayo nag-umpisa sa example ni Pharaoh. Pero bago yan, balikan natin yung mamaya. So again, dito tayo mga scripture po muna. No? Marami po ito sa Psalms and Proverbs. Bakit hindi tayo dapat mayabang? Intindihan niyo mga bata, pride, mayabang, proud, mayabang. Pride yung noun. Ito yung status mo. Ito yung nakikita sa'yo. Bakit ka nasabing proud? Kasi meron kang pride. Pinairal mo yung pride. Ang tawag sa'yo, prideful or proud. Okay? So kaya, ulitin ko na lang, lagi sinasabi, no? Kasi po sa ating society ngayon, even sa churches, sabi, I'm proud to be Baptist. Ama ba yun? Spiritual na spiritual ba? Eh, Baptist, I'm proud to be Christian. I'm proud to be the Son of God. Children of God. Are you proud? So, para sa paunang ano lang, ha, introduction, nabanggit ka, pinag-aralan ko si to personally, talaga pong yung mga early years ko no, sa Christian, salamat, may technology, sinuyod ko po yung Bible. Buti nga, may technology, kasi pwede yung search yun, isa-isa, napakarami. At wala ni isa man doon. Pag binanggit ang pride, prideful, proud, wala ni isa man doon na positive. Na ngayon, ginagamit nila, we're proud to be Baptist, we're proud to be Christians, we're proud to be Filipinos. Kung may pride, may proud ba ng Pilipino? Eh, joke lang. Obviously, again, in a way, kasi kahit sa pag dictionary lang tiningnan mo, talagang ginagamit na yon yung positive na proud. Ibig sabihin, you are, sabi ito, self-worth. Nakikita mo yung self-worth mo being Filipino, for example. Pero, kaya pinag-aralan din yung Bible eh. Sundin natin terms ng Bible. Kasi pag sinunod natin yung terms ng dictionary, ang dictionary sumusunod lang sa terms na sanlibutan. Kung ginagamit na mali yan ng sanlibutan, lalagay sa dictionary. Yan, ganun lang naman yan eh. So, pero kung gusto natin maging very accurate sa ating buhay at mag-aaral and therefore sa ating application sa ating buhay, edi tingnan natin sa Bible. So, again, wala pong positive sa magiging prideful pride, okay? Kung kaya, palitan nyo po yan kahit pag medyo na, ano kayo, natetempt kayo na, I am proud to be, ano man yan, San Mateo. I'm proud to be, ano school nyo? Ano man yan, di ba? Okay, pride. Pride, pride, proud. Sabi mo lang, I'm thankful. Amen? Kung totoong ano, ha? Ngayon, si Paul, pag-aralan din natin yun, dinaralan natin yung, sabi niya, kung meron siya ibo-boast, ano ibo-boast siya? Yun yung, gaya bang yun, di ba? Pero sinabi niya, ibo-boast niya si Christ. So, obviously, iba-iba sabihin niya, doon niya pag-ayabang yun. Lalo sa time nila, na pinapersecute yung mga Kristiyano. So, ginamitan nila lang tayo ng daw dyan, rhetoric. Okay, hindi siya mayabang na siya ay Kristiyano. Ang sabi niya, yung inaibobos niya, magbobos siya about Jesus Christ. Asa na ba ako? So, ito tayo sa Psalms. Maganda bang maging proud? Ano sabi sa Bible? Ay po dito, ayo muna, ready, go. The wicked in his pride doth persecute the poor. Let them be taken in the devices that they have imagined. Sumpa po yan. Ito yan. So, bakit di tayo dapat maging prideful, proud? Dahil may mga warning against being prideful. Mayabang po yan, ha? Kakaintindihan po tayo. Hindi tayo ikot-ikot mga bata. Alam nyo po yung mayabang. Alam mo ba yung mayabang? Alam nyo nga, kahit bata pa kayo eh. Di ba? For example, meron lang bagong, ano, bagong sapatos, kunwa, hindi na hinubad. So, gaganyan po. Nakita mo ba yan? Kasi pa lang, pinapatunog. Parang si Peter, si Johan. Ay, si Johan. Si Jared. Okay, salamat ko. Di ba, iba yung nagpasalamat ka, iba yung pinagyayabang mo. Ang nakita nyo ba yung sumpa dito? The wicked in his pride persecute the poor. Ito pong poor, hindi lang basta mahirap to. Ito po yung mga walang magawa. Parang tayo minsan, yung ating tax, kung sino-sino si Raul sa gobyerno,
ang alam mo, dinidistribute nila, ginagamit nila, kala nila, personal bank account nila yung ating pera. Eh tayo, wala tayong magawa kasi alam na ano gagawin natin. Eh pag sila gumagawa ng batas, nagkasundo eh. Kahit pasulatan mo yan, no? Pero actually may magawa tayo sa bansa natin kung tayo magkakaisa. Inform tayo, amen? So, pero, sabi natin gano'n, minsan tayo ay pinepersecute. Okay? Sa US po, naalala ko lang pero medyo controversial sa US, pero naglalaban sila doon. Pero nung may time na parang last year, yung mga Amerikano po, pinopondohan nila yung abortion sa US. Could you believe that? Ibig sabihin, kunwari lang ha, wala na lang dito. Kunwari, meron kayong kapitbahay sa US to ha. May kapitbahay kayong malandi. Ano yung nangyayari sa mga malandi? Nabubuntis ng maaga. Kasi landi-landi dito. May isama, barkada, lalaki, bata pa. Nakikinig ba kayo? Alam niyo nangyayari dyan, mga bata, mga bae especially? Nabubuntis yan, maaga. Anong hindi nalang gagawin dyan? Anong gagawin mo sa baby ngayon? Ha? Pag sa ubang wicked ka na, loko-loko ka na, hindi ka nga nag-isip, kaya mo ginawa yun eh. O ano mangyayari ngayon? Di may baby ka ngayon. Ito yung mga loko-loko talaga ginagawa nila, pinapatay nila. Intindihan nyo? Ina-abort. Papatay ka pa ng tao? Eh bakit yung mga kapitbahay minsan natin, ganyan ang ginagawa? Kasi nakita nila yan sa Hollywood din, mga siraulong mga Hollywood. At binabalita pinagyayabang pa. Sa US, ang problema, ang nagbabayad doon, yung mga walang ka, laban-laban ng mga taxpayer, trabaho ng trabaho, tapos itong may malandi dito, hindi ginawa yung dapat niyang gawin, responsibilidad niya, popondohan pa natin. O sige, kawawa ka naman kasi hindi ka handa, di ba? O ito ang pera para patayin mo yung anak mo. Kaya ganyan po ginagawa sa kanila at pwede mangyari sa atin ngayon dito pag sobrang loko-loko ng mga Pilipino. At yung mga, again, yung mga bakla ngayon, sinusuportahan nila. So, anong gusto ko sabihin dito? Especially sabi dyan, pag mayabang ka daw, kaya mo pinepersecute yung mga mahirap o yung mga walang kalaban-laban kasi mayabang ka. Kasi hindi normal yan sa tao eh, kahit naman mga bata, hindi mo sasaktan yung kutusan mo, di ba? Sino mang malaki dito? Ayan, si ano nga, sino mang malaki dito ang bata? Si Joshua, kukutusan niya si Jared. Normal ba yun? Naututunan mo lang pag mga loko-loko din yung nakita mo ng gano'n o ginawa sa'yo, di ba? So, bakit ngayon may mga taong ginagawa to? Mga politiko, ginagawa sa atin yung bakit? Kasi prideful. Naipon po yan, hindi po yan nang na-develop lang nung binoto siya, saka lang siya yumabang. Doon pag nahalal yan, talaga skyrocket yung kayabangan niya. Pero bago pa yan mahalal at bago kumandidato, mayabang na po yan. So, dahil nga mali yung ating ano din, yung mga Pilipino, na ano tayo, pinandalan tayo niyan at di na na-control. So, mayayabang yan. Kaya ngayon, ang gagawin nila, alam nilang mali. Pero pag tutulong-tulungan tayo, wala na magagawa yung mga yan. Pag sinulong natin yung batas, napilitin silang magpabakuna. Wala na magagawa yan. Diba? So, tandaan nyo po yan. Iwasan natin yan. Kung galit tayo dyan, tama lang. Pero iwasan natin, maging ganun tayo. Amen? Anong ginagawa ng mga Kristiyanong mga weekend? Alam ko tuloy si Mr. Baptist Day. Diba? So, talagang galit na galit yung mga tao sa kanyang kapwa niya Baptist. Sabihin ba namang, hindi nyo kilala ang sino kaya kausap nyo? Kilala nyo ba ako? Ay, yabang nun, taong yun. Amen? Kaya mayroon tayong dedicated na dyan. Si Benny Abante Jr. Amen? Di natin susundan yan na hindi tayo magpapaano dyan. Amen. Dahil isa siya, being Baptist pa, tinulungan niya sa halip na lingkod siya ng Diyos. I-represent niya yung mga Baptist. Eh, loko-loko, sumama siya, kapwa niya mayabang, mga politiko. Amen? Kaya yun yung kaya iwasan yung mga bata. Eh, sabi yun, wala nang kwenta. Dito na ako sa mayabang. Hindi naman ang aming mayabang eh. Pero alam ng Diyos yan. At pag hindi ka na makaharap sa mga kapwa mo Baptist na matino,
Sinisigurado ko sa iyo, yabang mo na, sobra na. At hindi mo na nga sila pinapakinggan, mga kapatid mo, kung sakaling ligtas ba niya. Sabi ni Bad, hindi ito, eh. Ni Bad, sabi niya, siya yun, eh. Pero okay, ako'y naaral ko pa, ikaw ba, sa palagay mo? Tinanong tuloy, no? Anyway, hindi ko inaano, pero... Next tayo, bago ako mag-init medyo. Kanina pa nga, eh. And then, next is, introduction pa lang po tayo. Sabi po dito sa Psalm 73, very famous. Kilala niyo ba yung 73? Asap yan. At nagre-reklamo po si Asap sa Diyos. Parang ganun. Kasi yung mga mayayaman, sabi niya, pambira, hindi na papakusahan, Lord. Ha? Later, matututo siya. Pero ito sabi, ako naman, no? Therefore, pride, and then, dito tayo sa, sige kayo pa magbasa, sa 5 and 6, ready, go. Therefore, I possess them about as a tree, my hands covered them as a garden. May hindi ako nabanggit kanina, no? So, balikan ko lang yung sana na Psalms 10:2, sabi doon, the wicked in his pride, that persecute the poor. Kaya sabi doon, let them be taken in the devices. Yun yung sinasabi ng sumpa, no? Kung gano'ng kayabang yung mga yan, doon dumarin sila, silain, Panginoon, parang ganun. Sumpa po yun. Hinihingi nung, ano, nung psalmist, na itong mga lukulukon to, mga prideful na to, Lord, let them be taken in the devices. So, kung ano yung, rari, mga politiko, ganun. Parang si, nalala si Haman, di ba? Ano ginawa ni Haman? Gumawa siya ng, tawag doon? Gallows. Di ba? Patayin ko kaya si, ano, nagyabang niya si, ano, si Mordecai. May nagsuggest sa kanya, bitayin mo. O sige, gawin niyo na. Punta ako sa party. Maya-maya, ginamit yung, doon siya binitay. Ganon din po si Pedro. Kaya punta natin yung Pedro. Sabi dito, ito may sumpa sa kanila eh. Ang yabang mo. Yung mga politiko na yan, sana ganon ang ano natin dyan eh. Kaya si Baptist Day, doon nangyari din eh. Nung sinabi niya yon, yung mga sinabi niya pang dati, nahukay tuloy. Hindi na nga siya pinapansin eh. Eh, sobrang yabang. At hindi na nga rin pinansin nung iba yung Baptist Day kasi wala naman yan eh. Eh, may, ano, may mga naikinig doon, nagulat. Ano, sinabi niya? Ano nangyari sa kanya? Doon siya, inundem. So, mag-iingat po tayo maging mayabang. Ano bang mayabang? Kunwari, yung iba naman. Ano bang, ano, bili akong baril para galangin ako. Ang dami biniling baril. Oh, andang huli, sa kanya ginamit yung baril. Parang si ano naman. Sino yung King of Assyria? Sennacherib. Diba? At anong ginawa niya? Hindi, sinugo niya yung kanyang ano. Sino yan? Si Rabshaki. Diba? Kay Hezekiah. Sabi niya, oh, yabang nito. Sabihin mo sa mga yan, ano? Kasi may mga hari, pag pinalibutan na yon, yayabangan na yun para sumuko na. Okay? Kasi manood nga tayo mga ganong gera. Ano, kilig ko na. Makarelate. So, sabi, so para sumuko na kayo, nagtitiwala pala kayo sa Diyos, ha? Gano, di, niyabangan sila, di ba? Maalala niyo, nabasa niyo na. Sabi niya, oh, huwag niyo kami kausapin sa Hebrew tongue. Hindi, talagang sinasadya namin ito para malaman nila, nakakain kayo sa sarili niyo, makapupo. At, di takot na takot ngayon yung mga tao, pero sumunod sila sa Panginoon at kay Hezekiah. Banda muli, ano nangyari kay Sennacherib? Hindi siya nakasugod. Sila-sila nagkagulo, bumalik siya, pinatay siya ng anak niya. So, huwag kayong maiging mayabang. Amen? Amen. Kaya, kahit yung mga politiko po ngayon, tayo, asal na asal tayo sa mga politiko, panalangin mo lang na tayo at least may kapayapaan, may kalayaan na magsamba, maglingkod sa Diyos. Alam niyo yung mga yun, mababalitaan na lang natin sila nagpatayan. Di ba? Oh. So, ganyan po yan. So, yan. Punta tayo din sa Psalm 73. Ito naman si ano, maganda po ito, binasa yung Psalm 73, sa umpisa, nagreklamo si Asap. Bandang huli, natutunan niya, kahit hindi pa natupad, yung mga gusto niya mangyari sa mga lokong-lokong wicked people na prideful, nangyari po yun, nakita niya at least. Sabi dito, ang description sa mga mayayaman daw, especially saka sa mga wicked, they are not troubled, bakit sila mayabang? Kasi wala silang problema eh. Diba? Ang kunwari, ay, may crisis. Ay, nagmahal yung ano, yung bawang. Kaya yung ano, ano yung nagmahal yun? Pati sibuyas, saka yung baboy.
Tawa-tawa lang yan. Kaya. Hindi, bili lang tayo ng marami. Ibenta natin din. So, wala silang problema. Hindi sila katulad ng lahat ng ibang tao. Neither are they plagued like other. Kaya, sabi dyan, therefore, pride compass them about as a chain. So, hindi na sila mayabang. Talaga, napalibutan sila. Pati yung mga kaibigan nila, mayabang din. Ha, pagtawanan nga natin itong mga ano. Ngayabang ngayon ng NATO eh. Kasi, ha? Pero noon, kinabahan din sila eh. Pero ngayon, talo na yung ano eh. So, ngayon, iyabang. So, sila-sila mayabang. So, anyway, ganyan po yan. So, gusto nyo ba maging mayabang at para kang pinalibutan at violence? Ganyan po yung mga mayabang kasi alam nila, hindi tayo makukulong eh. Parang kailan lang, daming pinatay, di ba? So, tuloy natin. So, warning po yan. Huwag tayo maging mayabang. Papalibutan ka niyan. Ikaw mismo yung masisila niyan. And then, Proverbs 11. Proverbs naman. Ano nangyayari sa mga mayabang? Ako naman muna. No? When pride cometh, then cometh shame, but the lowly, but with the lowly is wisdom. So, again, introduction pa lang po tayo. Ha? Pag ang mayabang ka daw, ang sunod na niyan, kahihiyan. Parang inapanood ko na naman sa aking feed, no? Yung, ayun niyo ba yun, yung boxing ata yun, ganyan-ganyan kasi. Pang ano kasi yun, pang, tawag dito, pang intimidate, di ba? Eh, na-timingan siya, tulog. Kasi iba naman, di ba, yung ano naman. Yung medyo nakauna lang siya. Ganyan na siya. Yung mubulusok pala yung kasama niya. Naunahan tuloy siya. May compilation niya, ganyan, di ba? Yung ano, they rejoice too early, di ba? Anyway. So, huwag kayong mayabang kasi ang sunod, according to the Bible, susunod na yan. Pag ngayon mayabang ka, either sa salita, sa forma, okay? Hintayin mo, dyan na yung mahihiya ka. Tsaka iba, baka nari, sa mga ano, kahit sa politika, kahit sa ano, pag ikaw yung nakikita, sige, umaangat ka, pero hindi ka masyado mayabang. Hindi mo kailangan i-post yan sa Facebook na salamat sa Panginoon, ako ang ganyan, ganyan, ganyan. Okay lang. Hindi kailangan mabalitaan yung hindi mo kailangan malaman. Pero iba talagang ano eh. Yan, di ba? Pag dumating yung kahihiya, mas matindi yan. Kasi papaalala, ay, ikaw pa yung nag-post lang yan, kala mo, ang galing mo ha, di ba? Yan. Kaiwasan po tayo maging mayabang. Warning po yan. Darating ang kahihiyan. Pag yabang-yabang ka, unlike, kung talaga may blessing ka or kung normal ka lang, hindi ka masyadong ganyan, okay lang, likod lang sa Diyos. Walang kahihiyan kang inaasahan. Proverbs 16. And then, sabi po dito, kayo ulit na, makibasa po, ready, go. Very famous. Amen? Ang saduhin niyo yan. Pride goeth before destruction. Yan ang ating ano, sa mga bakla. You know? So sila, nag-ano pa eh. Pride month. Diba? Kaya ang sabo namin panlaba, hindi pride eh. Dejo. Pero kami, mura lang. Okay, pareho lang naman eh. Eh, mahal ng pride, diba? Ewan ko bakit. Anyway, yung mga bakla na yan, ganun lang yun. Ngayon, pag kayo ma-intimidate, ay yabang-yabang yan. Nakikita niya yan. So, sana nga, dumating pa sa panahon natin na karoon ito ng revival, malaman ng mga taong kanong kadiri itong mga to. And, yun. And, pansinin niyo po yung medyo nirelate sa kanya, no? Sa second half, sabi niya, and an haughty spirit before a fall. Obviously, yung fall is synonymous with destruction. Ano yung synonymous with haughty? Ah, sorry, yung pride. He being haughty. Ganun din po yan, mayabang. Okay, tingnan natin sa dictionary. Nagurado. Haughty. Eh, tinignan ko na dati pa ito nung bata ako. Nakwestiyano. G. Live tayo, no? Ah, madagdagan ng ating, ano ha? Vocabulary. Sabi dyan, blatantly and disdainfully proud. So, hindi lang basta proud, talagang matindi. Mayabang!
having or showing an attitude of superiority and contempt for people and things perceived as inferior. Ayamang, ganito kami, ganito kayo, ha? Yan. So next, ito, introduction pa rin tayo. Dito tayo sa John, very famous din to, no? John 2.16. Yan nga. 1 John 2.16, brother. Ako muna, for all that is in the world, the lust of the flesh and the love that is in the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, medyo nabanggit lang yung isa yung pride, pero isa siya sa tatlong bagay daw na ayaw na ayaw ng Diyos at hindi sa Diyos. At kinategorize siya sa libutan. Saan nakita natin yung pagkakaiba? Amen, mga bata. Hindi ibig sabihin nakita yung kapitbahay ko, yung teacher ko, yung aking presidente, ganyan. Ganun ka na rin. Hindi ganun. Yung nakapanood ko, ganyan. Hindi... Yung ano, yung basketball player, kaya ako, pag nakashoot yun, mga ganun-ganun pa eh. Yabag mo naman, yung pinapanood ko, okay lang yun. Huwag mo nang gayahin, amen? Amen. Dahil yan ay isang libutan at ang kinategorize with lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So ngayon, dito tayo, balik tayo sa ating binasa kanina. Ito na ngayon yung mga example na makikita natin sa buhay nila. Ilang minutes na po ako? 27. Okay, sakto-sakto lang yan. Tapos na tayo sa introduction. Obviously, may warning ang Panginoon, ang Bible, about being proud and pride. Tingnan natin exactly yung mga mayabang na tao, ano nangyari sa kanila. Binasa natin kanina sa Exodus 5, no? Si Pharaoh, alam natin ang kwento dito. Yung people of God, yung time na yon ay Israel. So... ang nangyari sa kanila, naalipin sila for how many years? Alam nyo kung ilan? 400 something. Kumutang ko exacto, pero basta ganun yun. Yung time na sila ipapalayain, ha? Yung Pharaoh doon, nabanggit din dito, sabi dito, eh, ba't ko nga ba papalayain niya? Nasaan ba yun? And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many, and you make them rest from the burden. So, anong katulad sa panahon natin ngayon, ano yung sa mga consideration ng mga hindi mananampalataya at again sila sa atin na sumasamba sa Diyos? Alam mo, isa, again, hanggat hindi tayo nakakadami sa kanila, okay lang yun, lahat ng pakialam sa atin eh. Pero minsan, naalala ko sa amin sa Asia sa amin, bagay, kasi ngayon, sinuwa ko na po yun eh. Kaya dati may Bible study sa office eh. Talagang every lunch, hindi mo every. Every week, lunchtime, Bible study, pinipilit namin yun kahit busy. So, umpisa namin sa Susan, Smart, then sa Amdocs. Anyway, sabi naman sa akin, HR, kasi, inano ko lang, kasi, alam nyo na, yung may nagkaroon ng Bible month, di ba? So, sinubukan ko lang kung nasuportahan kami ng HR. Ngayon yung iba nag-support, pero yung pinakamataas, hindi. Sabi, ano, nag-Bible study kayo? Ibig sabihin niya, hindi bawas yung oras niya sa tabaho. Parang gano'n. So, gano'n. No? So, gano'n doon kay Pero, inisip nila to. Again, hindi nila naisip yung pagsamba sa Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. Ang inisip nila, yung sarili nila ang kapakanan. At si Pero pa mayaman na yan. Ang sabi dyan, ano pa? Yung mga tao pa, bibigyan mo ng... pahinga? Ano? So, maraming mali dito bukod sa kailangan ng tao ng pahinga. Alam niyo ba yung pahinga nakakatulong? Pag ang tao nagpahinga, pagbalik sa trabaho niya, ano? Mas ano yan? Mas ganado, malakas ulit, matalino ulit. So, pero ang gusto ko sabihin dito, ano bang nangyari? Nabasa natin kanina sa verse 2 na lang. Kasi dito, hinighlight yung pride nito eh. Yung sabi dyan, and Pharaoh said, sabi ng let my people go, sabi ng Diyos kay Moses, and therefore bilang matapat na lingkod ng Diyos si Moses, ganun din sinabi niya. Ito sabi ng Diyos, palayain mo to ang aking mga tao ko. Ano sinabi ni Pharaoh? Sino ba yung Diyos? Who is the Lord? Parang nga dito, sabi ko, kunwari, Christian, huwag ka maingay, sino ka ba? Gano'ng kayabang yun? Hindi ka ba? Nari lang. Gano'ng kayabang yun na alam mo naman kung ano ang Diyos? Sino ang Diyos? Masasabihin mo pa, sino ba yun?
Matindi to. Sino ba siya? Ba't ko si siyang sundin? I know not the Lord. Hindi ko siya kilala. Di ba? So, dininay niya yung existence ng Diyos na hindi pwedeng i-deny actually. Kaya po yung mga hindi naniniwala sa Diyos, alam nyo ba, mayabang yan. Huwag na kayong makipagkaibigan dyan. Ay, by the way, hindi nyo kailangan napakaraming kaibigan, mga bata. Amen? At ganun din mga bakla, obviously, ha? Pride, pride dyan. Baka may kaibigan pa kayong bakla. Amen? Amen. Ay, mas nang bait. Naloko ka na. Ano nangyari kay Pedro? Yan ang ating topic eh. Noong una, kaya pumayabang siya, parang kaninang verse, kasi mayaman siya, akala niya hindi na siya magagalaw. Ikaw ang hari ng pinakamalakas na nation nung panahon na yon. Sinong pipitik sa'yo? Magugutom ka ba kung ikaw yung hari? Magutom na lahat, ikaw hindi ka magugutom. Eh, pero kinalaban niya ang Diyos. Ano nangyari? Hindi niyo pa alam yung kwento? Ano nangyari sa kanya? Bandang huli, ubo siya eh. Kayamanan niya, pati bansa niya. So kaya pwede ba payusap mga nilang mga bata sa atin lang, mga kapatid? Pwede ba huwag tayo maging mayabang? Amen. Dahil yung kayabangan mo, hindi lang ikaw. Damay, pati pamilya mo. Pati kababayan mo. Kung natin, may nagyabang dito. Di ba? May mga lugar po na nagyabang, damay yung kanilang nasasakupan. Bakit ba napaka-strict sa atin nung ano ngayon? Kasi yung kapitbahay nyo dyan, eh, wala, nagsunog or something, or nag-ingay. Pag-iinitang kayo, lahat kayo. Ganon din yung mga anak. Alam nyo yung mga anak, di ba? Yung kapatid mo, loko-loko, di mo sinumbong, di mo malang winarningan. Nung dating nung judgment sa inyo ng ano, ba't tayo, lahat tayo, grounded? Eh, nakita mo na nga, loko-loko yung kapatid mo eh. So, damay-damay po yan. So, mga bata, mga kapatid, huwag tayo maging mayabang. Next is si Naaman. Ito, medyo mapalad pa nga ito eh. 2 Kings. Don't be like Pharaoh. Na mayabang, bandang huli, ubos. Naaman naman po, ito po yung ano to? Ito yung Syrian general, okay? Na mayroon siyang ketong. So, again, general, may ano pa rin yan, no? Mataas pa rin yung katungkulan yan. Problema, sabi dito, but Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. So, siya na nga yung may kailangan. So, pumunta siya doon. Actually, sinend yung hari sa hari. Ang problema, yung hari na Israel, walang magagawa. Ang magagawa niya doon. Ang Diyos lang ang pwede magawa. Eh, sabi ni Elisha, Elisha to eh. Kapuntahin mo dito. Nung pumunta na siya, hindi nilabas. Di ba tayo pag-importanting tao, nilalabas yan eh. Gusto mo, sasalubungin ka. Eh, si Elisha, busy. Ibig sabihin, wala naman siyang regard sa person ng sino yan eh. Lingkod siya ng Diyos. Sabi niya, oh, sige, sabihin mo sa kanya, ganito, mag-dunk sa ano, ilog ng, ano yan, ilog ng Jordan. Eh, si Naaman, ewan ko, nakita niyo ba yung Jordan River? Nakita ko yan sa TV lang eh. Medyo maputik eh. Sa ngayon, ah, ewan ko dati. Siguro, nakita si Naaman, alam niyo yung mga mayamang bansa, siguro, may mga, yung mga pool nila doon, medyo malinis, kasi inayos, mayamang bansa, di ba? Sabi niya, nagalit siya una, hindi siya nilabas, at may gusto siya dito. Ang gusto niya, specific na gagawin ng ibang tao para sa kanya yung gusto niya mangyari. So kaya sabi nung isang writer to eh, sabi niya, the essence of pleasure, sabi niya, is for example, ako ay nanghingi ng tubig, ayokong bigyan ako ng juice. Kasi itong gusto ko eh. Hindi, gusto ko, hindi, kung ano yung exacting hiningi ko sa'yo, yun. Eh tama naman, pero eh minsan, hindi ang reality, ganun eh. Parang kahapon, inoperan kami ng kape, salamat na. Rado, may kape naman ako. Eh sabi kasi sa amin, ganun, pag inoperan ka, huwag mong tatanggihan. Amen? Hindi nakakain kami ng kape. Ay, ng kape, ng tinapay tsaka kape. Pero ito, mayabang.
may lepra na ako, gusto kong pagalingin, hindi dapat ako yung masusunod. Ikaw nga yung may kailangan eh. Minsan, kaya ganyan, ang hirap sa church, minsan alam nyo. Si pastor, hirap na hirap. Bakit siya umalis? Bakit siya late? Anong ayaw niya dito? Ano man gusto niya? Sabihin mo, para sundin kita, ganun ba gusto niyong gawin ni pastor? Ha? So pag medyo prideful ka, ganun nga eh. Pag hindi natupad ngayon yung gustong-gusto mo exactly, anong gagawin mo? Magagalit ka na. At alam niyo yung galit, pag hindi napigil, ano nangyayari sa galit? Kaya pag katatapos natin sa Colossians, di ba yung anger, nakalista dun eh, bakit? Hindi yung masama, pero madalas ay hindi kasi pag galit ka, hindi ka nang dahat magalit, kasalanan ang kasunod nun. Amen? Kaya again, napakayabang rito. Salamat na lang, hindi natapos po yung kwento dito para sa kanya. Pero kung ako si, hindi naman. Pero buti may nag-advise sa kanya, kababayan niya pala, di ba? Sabi niya, ba't ka naman nag-reklamo? Tayo may kailangan. Hindi, ito na, paraphrase ko na lang. Pero sabi dyan, kung may hiniling sa inyong matinding bagay, hindi mo ba gagawin? Nang nag-isip-isip siya, so sumunod siya bandang uli. Anyway, ito ba, next, si Uzziah. Kilala niya ba si Uzziah? Ang sabi ng isa kong audiobook is Uzziah daw. Second Chronicles. Kilala niya ba si Uzziah? Isa siya sa mga, nung una po ay maganda yung kanyang paghahari. Uzziah, okay, positive po siya. Ginawa niya yung kalooban ng Diyos sa umpisa. Okay? So, ang dami niyang ginawa, especially builder siya. Ang dami niyang ginawa, parang si Duterte daw. Pero, anyway, ito'y sabi. Ang dami niyang project, ang dami niyang pinagawa, ang dami niyang nagawa, natalo. Pakibasa, ready, go. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to bring incense upon the altar of incense. Alala niyo po ito? Yung sa ating preaching about health, di ba? Yung sa, ano? So siya, bakit siya naging matagumpay? Sabi dyan, he was marvelously healed. Kung sino dito, ano, successful sa, ano, business, ganyan, sa career, di ba? Sino dito? Mga bata pa kasi. Nari lang, si Brother James. Sa palagay nyo, napakagaling niya talaga. Ako, alam ko kasi. Alam niyo ba kahit ako, no? Kahit sino po, kahit siya mga businessman niya, tanungin mo. Ba't ka lagi successful? Eh, depende yan. Kung sa palagay yung makakalusot ka, naalala ko tuloy si Bill Gates na naman, no? Alam niyo si Bill Gates, may mga palabas yan dati. Tsaka si kahit si Zuckerberg, ganyan. Oh, naku, nag-drop out ako sa, ano eh. Pero, magaling, malyunabi ako. At yung na-close kong, kaya sila yumaman daw, kasi na-close nila yung Microsoft, ha? Na-close nila yung deal sa IBM. Yan ang mapalabas yan, eh. Ang galing pala, no? Pwede pala ako mag-drop out. Basta ano lang ako, mag-negotiate lang ako, magaling. At pinapalabas nila, parang swerte daw yun. Yun ang nagkato. Alam niyo ba kung bakit nakausap niya yun in the first place, yung IBM? Yan ang hindi alam ng tao. Kasi di nila sinasabi. Pero actually, si nanay niya pala, ka-close yun, eh. Oh. So, hindi magaling si Bill Gates. Okay, ano pa? Ano may mga alam ko dyan? Sinang alam yung successful? Si Duterte, oh, taga Davao, oh, dati mga taga Maynila lang magaling, kaya iboto na si Duterte, yay! Mga humble to, hindi to politiko, ano to? Ganyan. Politiko rin yung tatay nun, marunong yun, plinano nila yun, amen? Sino ba ang kailangan nyo? Nakilala ko rin. Si Heidi Lynn. Ayan. Hindi ko malala yun. Kaya sabi natin ganon. Alam nyo ba lahat ng successful, tinulungan lang yan? Alala nyo yung ating lesson dyan? So kaya dapat huwag kang maging mayabang. Ang problema kayo, Zaya, paghari ka kasi ganon yun. Ano po, hari? Ano po, gusto, sir? Ganyan. Huwag kang masyadong maano dyan. Pag sa trabaho, lahat na ng ano, tawag sa'yo, sir. Kahit babae ka, sir, tawag sa'yo. Ano yun ako? Nasobahan naman, di ba? Huwag kang papadala dyan, amen? Huwag kang mapayabang. Alalahanin mo, tinulungan ka lang. Bakit nandiyan ka? Problema kay Uzziah. Sobrang yabang niya, hari siya. Hindi naman niya
lays, no? Hindi naman niya ano yung pati yung paglilingkod sa Diyos. Kaya ako, may mga experience po kaming ganyan, ha, na napansin ko sa mga ganyan CCF, ganyan po history niya, like kung binabanggit. Kasi na totoo eh. Yung history nila dati, nakalagay sa website nila, natinanggal na nila, okay? Sabi nila, and a group of 12 businessmen, naisipan nilang maglingkod sa Diyos at magtinatag nila yung CCF. Yan ang history nila, hindi lang pwedeng burahin yun. At yun ang totoo, amen? Yun, nagyabang na ngayon. Ngayon, kahit anong sabihin ni Tanchi, kahit balo-balok to't eh. Ay, CCF eh. Ang daing views. So, hindi mo place yon. Amen? Kahit successful businessman ka, hindi ibig sabihin magtatayo ka sa sarili mo church. Amen. At sasabihin mo, ay, may successful lang, walang pakialam sa mga totoong lingkod ng Diyos na ginamit niya, inaral niya, binigyan ng place ng Diyos sa ministry, walang pakialam dyan eh, mayaman na ako eh. Sino ba yan? Ganun si Uzziah eh. Hindi naman niya place yon. Parang kasi nainggit siguro siya, ang galing naman ng mga priest, oh. Sila lang yung mag-aalay. Eh, paano ako? Ako, hari ako eh. Hindi mga place yon. Hindihan nyo ba yun? Parang ilang yung binabanggit sa mga kababaihan naman. Pinanganak ka babae, hindi ka lalaki. Amen? Hindi, gusto ko rin mag-pastor eh. Ba't kayo lang, ha? Ang Diyos na namili nun. So, problema kay Uzziah, nagyabang siya, nag-step siya outside of his boundary. Ang boundary na dito, yaman yan eh. Nainggit ka pa sa priest. Diba? Pero ginawa niya yun, ang nangyari sa kanya bandang huli, usapang ketong din po itong, alam niyo yung bandang huli. Buti mga tatapang din itong mga priest. Usually, itong mga ano natin, mga preacher natin, hindi takot eh. Mga politiko, amen? Amen. Dapat di tayo ganun. Hindi nilugar yan, pati yung mga bakuna ngayon, gusto tayo pabakuna. Ba si Bill Gates ba, doktor ba yan? At kahit doktor ba yan, ayokong papangunayan ako, may pilitin niya ako. Hindi niya ba yan? Ganun din po sa religion. Pag sinabi po ng kung sino man yan, ngayon, World Health Organization, parang pag nagkaroon ng religious organization na ano din, susunod ka rin. Eh, parang Baptist eh, ganyan yung gusto nilang gawin eh. Kahit po yung masbak sa conference, batang Kristiyano pa ako, nakikinig ko na yan. Tatanong kasi ako, ba't may mga ganito? Kala ko, independent tayo. Nagtutulungan naman. Ah, okay naman yun. E nung narinig ko na pinapalit tayo yung pangalan ng church, pag sinuporta, pinatayuan ng ganyan, palit ng, ano nun, pangalan nun. O syempre, sino ba yung ganyan ang pangalan? Kasi ano yan? Lumalaki influence nila. Therefore, pinapasok na hindi nila boundary. And therefore, ito sana mangyayari sa kanila. Amen. Yung nangyayari kay Uzziah. Again, hindi natin pinapanalangin sana. Pero yun talaga mangyayari. And then, nyo ba yan? Mabae, kala nyo, kwento kanina, magpapakadalubhasa ako, hindi na ako mahirapang maghanap ng lalaki. Kasi maya matalino ako eh. Eh, sinabi ni Pastor, eh, dapat mag-pray muna. Man, kailangan yun. Basta mayaman ako. Ano lang ang lalaki? Sino ba yung lalaki? Yan ang kala mo. So, nag-step out siya. Nagkaketong siya. Okay, so, hindi ko naman sa doon na yan, ha? Sana nasabi ko na yung gusto sabihin doon. Next is, makailang minis na po ko? Sakto lang po ito. Si Hezekiah. Si Hezekiah, madalas alam natin, positive yan. Okay, meron po listahan ng mga kings doon. Makamisado ko. Ngayon, hindi ko pa rin kamisado. Pero, dalawa lang daw yung hari na positive. Sa Judah and sa Israel naman kasi wala eh. May mga ganyan din. Pero sa Judah, dalawa lang yan. Hezekiah and then Josiah. Yan lang yung ano eh. Pero nagkamali din pareho yun. At si Hezekiah, ito yung malungkot kay Hezekiah. Diba, nabanggita natin kanina, diba? Si Sennacherib. And then si Rabshaki. Huwag yung papangala sa anak nyo yun, ha? Rabshaki. Sennacherib. Second Chronicles 32. Ang ganda na po ng ginawa ng Diyos kay Hezekiah. Nagkaroon siya ng sakit, pinagaling siya. Okay, ano nangyari sa kanya? Kayo magbasa, ready, go. Therefore, there was wrath upon him, and upon Judah and Jerusalem.
Yun. Okay? Hindi natin pag-usapan yung nagpaka-humble lang sila ito. Pero, ang gusto ko sabihin dito, kahit po again sa mga pastor, mga dating Kristiyano, mga Kristiyano pala, I mean, iwasan natin maging prideful. Amen? Amen. Actually, yun yung tanong ko minsan eh. Pag kasi yung mga, alam mo yung mga preacher na ibang tamad, ginagawa lang yun, parang may pinapaikot lang na ano yun eh. Pag hindi ka nagbabasa, hindi mo makukuha yung buong counsel of God. Amen? At basahin mo, may negative din kayo si Kaya. Hindi ko napakinggan to kahit kanino. Eh sabi dyan, meron palang iba, pero bihira. Sabi dyan, si Hezekiah, matinong hari ito, he did what is right in the sight of the Lord. Paulit-ulit yan eh. At ginawa ito, nagkaroon pa nga ng revival, di ba? Kay Josiah, kay Hezekiah, malaking revival. To the point na kay Hezekiah, nagbabaan pa yung mga iba, pumunta sa Judah. Dahil ang ganda ng revival na nangyari sa kanya. Pero, ang sabi dyan, hindi niya, ano yung render niya, pinakita hindi niya ginawa according sa benefit, parang kanina kay Pharaoh, tsaka kay ano. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Basta yung lahat ng successful ngayon, meron lang nagbigay sa'yo, tinulungan ka. Amen? Nakalimutan na si Kayo. Nasabi niya, for his heart was lifted up. So yung lifted up pala, hindi laging negative yan. Ah, hindi laging, tama, hindi laging negative yan. Hindi laging positive yan. Pag ikaw pala, nagyabang ka na dahil, ba't yung sabihin lifted up? Sabihin merong nag-lift eh. Sino ba nagpapayabang sa atin? Sige nga. Tandaan nyo ito yung mga ganitong detalye. Hindi basta isang tao naging mayabang lang, merong nag-udyok dyan. Kaya mag-iingat kayo na, meron kayong kaibigan. Lagi kang pinupuri. Ay, ang ganda mo talaga. Ay, ang talino mo talaga. Ay, ganun pa eh, no? Tawa na yan. Ang galing! Ingat ka dyan! Kahit nga pastor, eh, ba't di nag-iingat pag ganun eh? Ito, man of God! Hindi, kung totoong langgot ka ng Diyos, okay na yun. Huwag kayo magbulahan, amen? Kasi ganun nangyari kay Hezekiah eh. Kasi successful, hari eh. Pero nung may nag-lift up siya, ay doon si Satanas siya, ginamit ni Satanas, mga kaibigan niya, mag-iingat kayo dyan. Amen? Kaya sabi dyan, ano nangyari? Kinagalitan siya ng Diyos. At hindi lang siya, parang si Pharaoh, damay po. Pag mayabang ka, damay po yung pamilya mo. At ibang tao pa, dito tayo kay... Nabanggit ko na itong Haman, no? Basahin natin natin. Lalo ba si Haman? Hindi Haman, ha? Dumihiman din sa Bible, di ba? Maraming anak. Pero sabi dito, pakibasa kayo naman. Ready, go. Parang si Pedro kanina, di ba? Naggalit. Si Haman naman, sino dito gusto binabawang kayo? Lagi nabang sa amin kasi dati ang batian, ano eh, shake hands. Okay? Pwede natin gawin dito yon. Pero ito eh, pag iba kasi, yun ang iiwasan. Ang daling iwasan eh. So ito kasi, ito pong si Haman, medyo pre-demote siya. Mataas na nga tong ulan. Eh, may nagtatalo-talo pa nga po dito kahit mga preacher, sabi ng iba. Eh, dapat naman talaga hindi niya bawan yun kasi ganun eh. Sabi naman iba, wala naman sinabi sa Bible na ganun eh. Sabi nga sa Romans 13, di ba? Ano sinabi doon? Kung ano yung Diyos sa mga, ano, galangin mo rin sila. Amen? Nga, presidente, anong tawag mo? Hoy! Imagine mo si Marcos yan dyan, hoy! Hindi na eh, iboto na eh kung ano mang nangyari dyan, kalokohan. Di ba? May sinulatan ko dito si Marcos. Sabihin ko, Mr. President, no problema, di ba? Ngayon, ang problema kay Haman, talagang medyo, ano siya, eh mayaman na nga siya. Okay, mayaman po ito, pag binaral niyo yun, yaman ito. Isang tao lang hindi nagbaw sa kanya, galit na siya. So again, ano yan? Yabang po yan. At nabanggit ko na kanina, sobrang yabang niya, hindi siya makakatulog. Kaya nga, sinabi niya pa, natawa ko dito eh. Sinabi niya, ito, hindi ako inano. Nagusumbong pa siya. Hindi niya makontain yung kayabangan niya. Eh, may nag-suggest ngayon.
Bitayin mo. Bandang huli, nabanggit ko na kanina, nabanggit tayo na ano siya. Siya yung binitay doon. Okay? So, wag kayong maging mayabang. Kung ayaw kayong acknowledge, sabi kahit sa mga pastor, ganyan po yan. Damang ko eh. Kaya hanggat ang ari ka, ako halos ayaw ko ng fellowship, tapos yung kung saan. Naramdam ko yun eh. Ayaw ko doon. Ano ba yun? Masama lang ako pag hindi na makaiwas. Pero never ako may pagbulahan dyan para bulahin din nala ako dahil ayoko na. Amen? Amen? Ang hirap po niyan. Kaya ganoon din po kayo. Kaya inaano ko na yun. Pag na, medyo sa academics, medyo nakakaano kayo. Dito, napupuri kayo. Ay, si Brad, ganyan. Ha, mag-iingat kayo. Baka kayo umano. Dalawa na lang po. Daniel. Sinong mayabang sa Daniel? Si lahat ng hari doon, di ba? Pero yung pinaka-notable dyan, paibasa niya po. Ready, go. Sorry, ito. 30, go. The king's great and said, "It's not this great, my Lord, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honor of my hands." Puro may, di ba? Ako! Galing ko talaga. Ako ang gumawa niyan. Ako ang malakas. Ako ang dakila. Anong ginawa sa kanya ng Diyos dito? Alam niyo na yung kwento. Una, na-prophesy na to eh. Hindi pa siya nakinig. Niwami nga na nga siya eh. Diba? Anong ginawa sa kanya? Yung pinakamatinding pwede mangyari sa isang tao. Nasira ulo. Gusto niyo ba ganon? Yung iba, sino ba nasira ng ulo ang kilala natin? Dahil sa yabang. Si Kibuloy. Ayun talaga, si Raulo talaga yun. Sino pa? Madami yan eh. So, pero matindi. Alam mo, mayamang ka na nga, i-enjoy mo na lang yung dapat mong enjoy. Nagyabang ka pa, anong nangyari sa kanya? Literal po to, ha? Nangyari po to. Napakaganda example itong ni Moses. Kasi nga, sinadya po ng Diyos, miracle po to eh. Hindi naman to nangyayari lagi. So, what happened to him, talagang literal, nasira ang ulo niya, nagmukha siyang hayop. As in, okay, sabi dyan, nagmukha siyang hayop, nag-itsura siyang hayop, nawala sa kanya yung isip ng tao. Binigyan siya ng ibang puso, sabi dito, katulad ng mga hayop. So, again, warning, bakit tayo hindi dapat maging mayabang? Number one, kay Pharaoh, doon din tayo sisilain ng Diyos kung saan tayo nagyabang. Sino ba yun? Then, kay Naaman, gagaling na sana tayo. Amen? Nagyabang ka pa? Imagine nyo kung di siya nakinig doon sa servant niya. Uzziah, hari ka na nga. Ang ayos ng kalusugan mo, nagyabang ka pa. Lalo kang hindi naging healthy. Nagkaroon ka ng ketong, nakakadiring sakit sa kanila dati especially. Hezekiah, alam mo nangyari kay Hezekiah? Hindi ko nabanggit, no? So, nangyari po kay Hezekiah, napagaling naman siya, na-extend yung kanyang ano. Pero yung anak niya, doon na nangyari. Si Raulo yung anak niya, tsaka apo niya. Si Manasi, tsaka si Amon. Diba? Anong nangyari? Kung maayos yung tao, may kapangyarihan ka pa, pwede kang mag-pasa ng batas para yung lahat na nasa kupa na mapabuti, tapos yung anak mo naging loko-loko. Imagine mo yun. Ha? Kahit pa yung pangako sa kanya ng Diyos, hindi mo makikita yung destruction of Israel, Judah. But still, ang pangit, di ba? So, huwag kayong maging mayabang kahit pa marami na kayong past victory. Si Haman, ganun naman, pinakamatindi si Haman, pinatay at pati mga anak niya. Okay? Nebuchadnezzar, nagmukhang hayop. Salamat na lang, nagbalik loob sa Panginoon. Amen? Pero still, gusto mo maging hayop? Gusto mo experience yun? Eh, parang nakapicture lang kabuti. Walang Facebook dati. At YouTube. Anyway, may Bible naman. Kaya na-record. Last, ito na yung isa sa mga pinakaloko-loko talaga. Mayabang po ito. Huwag kayong maging mayabang. Amen? Amen? Next na hari sa kanya. Tama ba? Next na hari sa kanya. Yung kanyang anak. Yung nagkakamali. Pakibasa niyo po. Ready, go. They have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives and thy comforts.
Okay, so ang kwento po niyan, again, mayaman to eh. Pero alam nyo, yung tatay niya, si Nebuchadnezzar, hindi nga ginawa to. So mayabang din, pero yung mga ganang nangyari po kasi si Judah, dyan po yung temple, di ba? Dyan yung lahat ng articles sa patungkol sa Diyos, yung ark, and then yung mga baso, spoon, yung mga incense, and then, lahat na, andun. So si Nebuchadnezzar, nilagay niya lang doon, pinag-iayabang niya rin yun, pero ito si Belshazzar, ibang level to eh. Alam niyo ba ginawa nito? Ang ginawa niya, nung nagsasaya na sila doon, ang mga kabastusan nito, mga kalokohan, naalala nila. Isa sa mga tinalo natin, yung ano, di ba, Judah? Tapos mayroon silang Diyos doon, at may ganyan sila. Kunin nyo nga yung mga ginagamit nila doon. Doon sila uminom. Eh, sagrado yun. So, parang si Josiah din. Sobrang yabang nito, amen. Kaya, again, pag nag-soul winning tayo, bigyan ko lang yung tip, ha? Parang din kayo maano. Na, meron ako si soul win, parang yung mga kalalakihan doon, kaya hindi ko natin tuloy eh. Pero buti yung kahapon nga kasi kaibigan eh. Ni-refer, kaya nakausap natin. Pero yung sineshare ko na rin dati yung mga hiyabang eh. So, pag naramdaman ko na nilalait na ang Diyos, alis na ako doon. Pero hindi ko pa rin binabastos, ha? Hindi ko tatapatan yun. So, bayaan mo lang sila. Pero, alam mo ba, pag mayabang ka, malayo sa'yo ang Diyos? Napansin niyo ba yun? Lagi natin sinasabi, pag mayabang ka, hindi ka maliligtas. At least, doon sa time na yun. Nagpakababa ka dito, at this point in time, may pag-asa. At least, reprobate ka. No? So, ayun po. So, ang ginawa po ni Belshazzar, ginamit nila, at ito nagsasalita po dito, ito na si Daniel. Tama? Okay. Kasi ito na yung may nagsulat na, yung very famous, diba? Yung writing on the wall. So, takot na takot. Ano nangyari ito? Sinabi na ni Daniel, ganun ha, mayabang ka. Ano pa dito na? Ang tagal ito, gusto sabihin, kasama nung pagiging mayabang, definitely hindi ka sumasamba sa Diyos. Tunay. Kasi hindi ganun ang ano ng Diyos eh. Tutulungan ka ng Diyos na mag-submit eh, sa katotohanan, ganyan. Kaya kasama po nung pagiging mayabang niya, siya pala ay sumasamba or pinupuri niya yung Diyos ng silver, gold, brass, iron. Obviously, materialistic to. Amen? Alam niyo yung materialistic? Kung may kilala kayo ganyan, kaibigan niyo, iwasan niyo na. Okay? So kung ma-akay niyo siya, di okay. Pero yung materialistic, pag naramdaman nyo na yung utang na loob, huwag nyo nang gayahin. Magkakasama po yan. Bakit na, hindi naman sinasamba yun, obviously, materialistic. Puro ganun, puro yabang, puro yaman, puro pera. Ganun po yan, magkakasama yan. Pera, yabang. So, ano nangyari? Kwenta ko na lang sa inyo. Ito. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. Patay. Nung mismong gabi na yon, nag-happy-happy sila dito, may nagsulat ng kamay, in-interpret ni Daniel, uy, patay ka ngayon. O, sige siya, galing mo talaga. Di, ni-reward pa siya, Daniel, sir. Hindi ko na kailangan yun eh. Palitan ka na, patay ka na mamaya eh. Ganun nangyari. So, anong mga warning natin? Bakit tayo di dapat maging mayabang? Isa dyan is, maaga kang mamamatay. Yan ang problema. At yung iba, kahit mga bata, yung mga may ilala kong gano'n, yabang eh. Ini-invite yan sa church. Naulit-ulit. Ayaw ko, kaya mo na yung mga babae dyan. Si nanay niya, umatid sa church, yung kapatid niya babae, umatid sa church. Ayaw nila, bata pa eh. May pera din, may sasakyan. Ayun, nag-drug race. Sarap niya na eh, di ba? Yun, disgrasya. Hindi ko sinasabi yung pag-pray natin. Ang sinasabi ko dito, mag-ingat kayo, magiging mayabang. Amen? Ano yung managmumotor? Ha? Kasi sarap yan eh. Kasi ang bilis yan eh, di ba? Minsan ako, naiingit ako dyan eh. Pag ganun, lakas naman ng makin din. Magaan kasi yun. Pag sumemplang ka rin, gugulungan ka dun. Okay, tapusin na natin. Nakilamisa po ako. Okay. Ulitin ko na lang po, huwag po tayong maging mayabang. Amen? Amen. Marami pa po ito, mga dalawang
salang pa po to. Pero huwag tayong maging mayabang. Ang kasunod niyan, destruction. Example natin si Pharaoh, ang yaman niya noon, pinataob ng Diyos, si Naaman. Salamat, nagpakababa siya, kaya bandang huli siya yung napagaling. Pero imagine yung andun na rin lang siya, hindi pa siya napagaling. Si Uzziah, baliktad naman, siya na nagkaketong. Si Haman, by the way, yung mga ibang ano, ha, mayabang sa turok. Diba, sabi nila, ako ay, ano, hindi lahat ha, obviously, kung naturokan kayo, di, sorry na lang, huwag niyo tayo magpa-next. Amen? I have my vaccine. Yeah, ganun, no? Eh, loko-loko din ng mga kasama ko. Kino-compile, eh. So, pag may namatay ng died suddenly yung biglaan, titingnan lang yung news feed nun, no? Ah, 3 months ago, nagpabakuna. Eh, pati nga yung mga mataas na official, sabi nga sa inyo, hindi ako naniniwala nagpabakuna yung karamihan dyan, pero yung iba nagpabakuna. So, ngayon, ganun din. Patay. Anyway, Hezekiah, nasayang yung kingdom nila, yung anak niya pala, na-pick up yung kayabangan niya. At sinabi pa po doon si Isaiah yun, eh. Isaiah, sabi. Isaiah, okay. Anong pinakita mo sa ano? Ay, bisita ka pala dyan, ha? Sino may nagpabisita dito? Pinakita lahat ng kayamanan niya. Hindi na nagtanong sa Diyos. Saka, una, hindi maghari ka, hindi naman sa iyo yan. Kaya nga ito, alam nyo, may Mahalika fund, ha? Tawa ako dyan, eh. Ang gagaling din ng mga ano niyan, mga siraulo talaga. Pero yung mga matalino, sabi niya, ano? Mag-i-invest pa tayo. Ang dami nating utang. Isa tayo, mga ng pera. Utangin natin. Utang tayo, tapos invest natin. Magnanakaw kasi yan, eh. Kung tayo napunta doon. So yun, si Hezekiah, na-pick up nung anak niya yung kalokohan niya. Kahit pinagpala siya ng Diyos, mag-ingat tayo, mga, kahit mga magulang, ha? Minsan kasi mga anak natin, magaling yan, eh. Pag may konting compromise tayo, nakita nila yan. May kilala akong ganun. Parang ganun, eh. Parang nagturo siya ba ng mali. Marami siyang ginawan tama, kaso pinasukan niya ng mali kasi yun ang karamihan ng ginagawa ng iba, eh. Nakita siguro ng anak niya, hindi ako sigurado, pero ganun ang basa ko, eh. Si tatay, nagturo ng ganun. Wala naman sa Bible yun, ah. Ah, pwede pala yun. Pwede pala yung magpastor ka na. Yung mga tao, maniniwala na lang. Hindi rin. Eh, kaso pinilit. Ayun, naging manluloko yung anak niya. Ganun nangyari kay Hezekiah, pati apo niya, si Raulo. Haman, patay. Nebuchadnezzar, naging hayop. Belshazzar, patay. Okay? So, sige, ano tayo? Pride month. Sino? Huwag tayo magmayabang. Baptist day. At least Baptist. Di pa lang pagyabang, gawin mo lang trabaho mo. Eh, Calvinist pa yun. Parang, wala na. Kasiraan yun. Si Abante sa ating mga Baptist. Katunay. Kaya, anyway, yun lang. Huwag tayong maging mayabang, amen? Pag natetem kayo maging mayabang, yabang mo. Ano mo na yan? Repent, amen? Alalahanin mo, binigay lang sa iyo ang blessing ng Diyos. Alalahanin mo yung past mo, bakit ka naging ano. Binigay ng Diyos yan, kahit hindi magulang mo nga nagbigay niyan, eh. Ang Diyos ang nag-cause niyan, inalaw ka niya maging mayaman, successful. Hindi lang dahil sa iyo. Amen? So let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong message ngayon. Kahit ito po yung aming second week sa series namin to learn na napaganda po, Panginoon, mga basics na balikan namin. Hindi kayo maging mayabang dahil lahat kami po sa pool dito, Panginoon. Adults, young people, Panginoon, nawa, nakita namin, mga parusa, Panginoon, na napakaraming dahilan para hindi kami maging mayabang. May mga pangako na, Panginoon, nga, sa commandment para maging humble. Ganun din lang po, warning, Panginoon, sa mga prideful at mga iba pong bagay. I pray na kami po ay maging tapat sa inyo, especially maging humble sa harapan nyo. Gawin yung dapat namin gawin, alamin muna. And then, patuloy, Panginoon, na even maganda kami sa time na mahirap, nakapagod, nakakasawa, nakapaulit-ulit, Panginoon. Mayroon ganun, dumarating sa amin yun. Intimidate pa kami ng mga kusinong unbeliever. But I pray na in humility, Panginoon, sumunod kami sa inyo at magtapat. At yun ang doon po naman ang success din. Later, makikita namin ang fruit, Panginoon, ng humility. Napakaganda din yung mga bagay na hindi namin ma-achieve.
ang sa amin lang ay ma-achieve namin sa inyong biyaya, Panginoon. So, nawa ay ganoon ang pattern, Panginoon, ng aming plano sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Love po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.